And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. Hello, Jo. Alam ni Mama na pupunta kami ngayon, birthday niya. Ano ba sabi niya, secret? Ah, secret, oo. Oo, secret. Secret, di ba? Tama, tama. Ang alam niya, kaya naginis si Kiko dahil sa akin. Pupunta ako, sabi ko, magkaing-kaing kami, magkaing-kaing tayo, sabi ko. Oo. Okay, sabi niya. Ay, bumili muna ako ng mga ice cream niya, kasi siya ng ice cream. Okay. Very good na. Surprise natin si Lilibet. Galit ako dyan kay Lilibet. Madam Lilibet. Kasi, meron kaming issue. Parang hindi kami nagpapansinan since nung mom ko, mother ko. Hindi kami nagpapansinan since February. Oh, since February pa kami hindi nagpapansinan. Pagkatapos mamatay ang asawa ko. Kasi pagkamatay na asawa ko, nag-photoshoot ako ng sexy. Kaya ayaw niya. Sabi niya, binibenta ko na daw yung kaluluwa ko kay Satanas. Diba? Ganun-ganun siya mag-isip. Hindi niya ako pinagtitiwalaan. Magsisexy lang na damit, pero nood siya ng nood ng mga, diba, mga dancer dyan sa mga top networks na grabe yung kumirikig-kirikig na mga ganun. Okay lang, mga nakapanty, nakabra, okay lang. Diba? Pero ako, diba, masyadong, parang wala sa hulog yung pagka-conservative eh. Nagsisi na nga daw siya. As long as wala man akong ginagawang masama, wala akong tinatapakang tao, diba? Why? Bakit ako matatakot, diba? Kung nagsuot ako ng manipis eh, kung wala namang nakita ang private part, meron ba? Wala naman, diba? Ayun, so hindi kami nagpansinan ang tagal. Hanggang ngayon, December na, so February pa yun, almost, ilang months na? 11 months? Hindi kami nagpapansinan ng mother ko. Mag-one year na. Tapos yun nga, first time nangyari to sa buhay namin dalawa na hindi kami nagpapansinan talaga. Alam niya yan na lahat kahit anong petty issues namin, mabababaw, malalalim, nakikipagbati kagad ako sa kanya. Pero ngayon yung hindi ko talaga siya pinansin, tiniis ko talaga siya. Kasi, 'di ba? Namatayan ako ng asawa eh. Hindi biro 'yung nangyayari sa akin eh. Parang naghahanap lang ako ng outlet eh to breathe again. Which is bumabalik lang ako sa track ko before. Na 'yun nga, pagmo-modeling. Kasi ever since bago pa lang kami magkakilala ng asawa ko, 'yun na talaga 'yung trabaho ko. Nagmo-model ako. Eh ano gagawin ko, 'di ba? Lalo na quarantine, namatay 'yung asawa ko. So naging outlet ko lang talaga 'yung comeback ko sa modeling eh. Pati sa social media, ito. Yun. So, hindi niya tanggap. Yung mother ko, hindi niya talaga tanggap na magpa-sexy ako. Sinusumpa niya ako nung nakita niya akong nagsisexy. Nag-show ako ng sexy sa social media. Ngayon. Pero itong birthday niya, magbabatik kami. Siyempre, harapin ko siya. Kahit ano mangyari, mother is a mother, di ba? At anak niya ako. Sa kanya ako nang galing. Kumbaga, hindi ako lalabas sa mundo na to kundi dahil sa kanya. Kaya sino pa yung may kasalanan sa amin dalawa? Kailangan pa rin namin mag-forgive and forget and learn our mistakes. So see you. We're going to Cavite now to celebrate her birthday. Hindi niya alam na pupunta kami na mag-surprise kami lahat ng mga anak niya. Lima kami magkakapatid. Lima. First time. Yeah. See you in a bit. Ano sos? Suka po tsaka matamis pag haluin. Yung isa walang matamis lang. Oo, yung isa matamis lang. Yung lahat, yung apat matamis na maanghang. Na may suka. Si Kuya tumitingin pa sa legs ko eh. Huling-huli kasi. Joke lang. May maanghang sa Esos! Hindi magtirasa po. Kuya, yung nalilitupas ko kuya. Ikaw yung kakasabi lang niya. Puti kasi ng legs mo, te. Nanon pa na nga. Titig! Sobrang titig yun! Lumayo siya eh. Nakastack up siya ng tingin sa legs ko. Happy birthday, Grandma! Grandma's birthday today! We're going to Cavite for Grandma's birthday.
You wanna meet grandma? Ang gwapo, parang busog dyan ah. Say hi to Balumar. I love you, Balumar. Yahoo! Ikaw talaga ang pinipintig ng puso ko. Isang malaking kalokohan lang ang iba. Okay. Ito, wait lang sa'yo, te. Ayan kay artist yan. Asaan dito? Gusto mo mga amang, te? Oo, oo, lahat na. Ibigay mo sa akin. Diba? Ano yan, kay Johnny? Johnny. Todo paliwanag si Kuya eh. Ano yan, di naman po ako ng boboso. Iniintindi ko lang po yung sinasabi ni ma'am kasi hindi ko po mag-guess. Pero ayaw niyang magsalita kasi nakatitig siyang gano'n sa legs ko. Na-stuck up siya. Katapos ako dito. Ay, saan kamay ko? Tatlo kamay ko. Oh, putang. In 700 meters, continue straight on 1 at south. May tissue ka ba dyan, Joe? Gago din to eh. Pala ba sa itlog niya, tatlo eh. Dahil bongo ah. Yan yung binidual mo siya, i-re-report mo siya. Kaya si Kuya, kwek-kwek. Kaya namayo siya agad. Todo nga siya paliwanag yan. Hindi naman po ako ng boboso eh. Iniisip ko lang po yung sinasabi na hindi ko po kasi mag-gets. Sabi ko kuya, binibiro ka lang nun. Ortigas, fly over south. Quick pa. Mamimit na natin si Lilibet. Si malditang Lilibet. Pinagmanahan ni Apple. Mas mananap ko masaya. Pag-agresila natin. Sakalig ko kayong dalaw dyan. Tulungan pa kayo, ilaglag ko kayo ngayon sa kotse ko. Hindi nyo ba alam kotse ko to? Baka nagkakalimutan tayo. Iuna ka lang dyan. Pag-alaw ko yung video. Taxi. Yan si mama, sobrang malambing yan. Taxi. Kahit ganyan si mama. Pag ako may sakit, lagi. So, pag ako may sakit, yan si mama. Pagkain mo, makikita mo nasa ano na, nasa paanan mo, pag ayaw mo kumain. Sobrang maasikaso. Kahit hindi ako may sakit, kahit wala akong sakit eh. Ganun siya talaga, sobrang caring. Yan si mama. Sobrang malambing, sobrang maasikaso. Perfectionist din yung mama namin. Magkaroon lang ako ng kami ng grade na 83 below dati. Kung todo ano na siya, galit sa amin. Kasi gusto na niya, perfectionist kasi si mama eh. Ever since kasi valedictorian siya sa school nila. So yun yung ina-expect niya sa amin ng mga anak niya. Laging nasa top ng class. Naalala ko first time na naka-grade yung ate ko ng 83 pa yun. Yun, nagis niya, lumipad. Okay, magpumukha ka tanga dyan, ikaw kawawa, uploaded lahat yan. Upload mo yun ako ha, para mukha siya tanga. Tawa siya na yun. Tuwad-tuwad pa siya eh. Sarap ng tuwad niya eh. Nakita nung nag-vlog ako eh. Kasi nga, ito kasi yung pakiramdam talaga kapag ano. Namatayan ako ng asawa eh. Hindi biro yung nangyari sa akin. Parang tragedy siya eh. Na parang minasakri yung buong family ko. The future family ko. The existing family ko. Yun yung nararamdaman ko eh. Kaya nag-shutdown din ako eh. Kaya parang puro since nung mga February, parang puro YOLO lang ako, ganyan. Gusto ko lang malunod. Gusto ko lang malunod sa alak. Kasi, ano, sobrang durog yung pakiramdam ko. Tapos, nandyan pa yung mother ko na binabash ako, diba? Na dapat, yun yung unang mag-lift sa'yo. Pero, anong ginagawa ni mama nun sa akin? Binabash niya ako. Kasi nga, binenta ko na daw yung kaluluwa ko kay demonyo kasi nga nagsisexy-sexy pictures ako. May photoshoot ako lumabas na sexy. Pagkamatay ni ng asawa ko, yun yung ginawa ko. Kaya galit na galit siya. Tapos tinetext niya ako naman kung ano-ano.
na yun din yung way can shinut down ko yung mother ko. Binla ko siya sa Facebook, binla ko siya sa lahat, sa Messenger. Balikat ka lang. Tingnan mo yung kabit niya. Mas maliit. Mas maliit.
kamit nito. Ikaw yung kamit nito. Kaya may makikita ko si Apo, naaalala ko yung daga. Ayan at ang paning kito. Pati yung sisir, tinunog na sa kamay niya. Kamatay yung sisir. Basta maalikit ako kay Apo yun. Ako papasok sa isip ko yung daga. Nilunod niya yung isip ko. Pag matanda na ako, nilunod niya? Nilunod niya ang daga? Oo. Mahilig kasi ako mag-testing. Diba? Napili ko kasi doktor ako. Gago! Kung pala, mahilig ako mag-experiment ang buhay, paano kumunik yung ugat na ganito sa kanya at kabila ko ba? Niya kung hindi pa mamamatay kung lulurin yung daga. Te! Oh! Ano ko nalulod? Kung nagawin mo sa bawang. Malutong pa. Lamoy lang. Te! Binigay lang sa akin sa palengke yan. Masa inyo na daw to, ma? Inyo talaga pag provincial life, puro motor. Bigay kay ano na. Easy access pag motor. Eto nga, binigyan na siya, oh. Amo, nangapit bahay lang sila, may manok na sila. Provincial life. Ganito yung mga boys sa probinsya, mga chismusa, nagtapos. Nagkumpulan niya ng mga chismusa, oh. Mga chismusa.